ito ang part 3 ng aking 2018 Honda City Series. Gumawa ako ng bagong playlist para dito, para mas madaling hanapin ang mga episode at para walang ma-miss na episode. Pagkatapos ko linisin ang gas cover, sinunod ko na ang engine bay. Dahil sa kapal ng dumi nito at pwedeng meron mga langis o grasa na tumalsek habang nililinis ko, kaya mas mabuti na unahin ko na ito bago ko palinisin ang ibang parts. Kung ganito ang itsura ng engine bay, ang unang impression na pabayaan o kaya hindi marunong mag-maintain ng sasakyan ang dating may-ari. Makapal ang alikabok at mukhang simula nung nilabas sa kasa, hindi na pinunasan ang area na to. To start the process, degreaser muna. Halos ubusin ko itong 500 ml para siguradong ma-penetrate mabuti ng chemicals yung mga dumi. Tapos, ibababad ko siya ng mga 5 minutes para mabigyan ko ng time mag-work yung chemical para malusin ang mga nanikit na mancha. Sa pagpili ng degreaser, kailangan siguraduhin na water-based ang chemical na gagamitin dahil ang mga oil-based chemicals ay malagkit at hindi agad natutuyo. Kaya kapag ito ay hindi napunasan, may reaction ito dahil mainit ang makina. Pripretuhin niya yung area kung saan siya kumapit. At dahil oil-based, madaling kapitan ng dumi. Kaya sa water-based chemicals, walang ganyan effect sa kahit anong surface. Habang nakababad sa degreaser ang engine bay, binalot ko muna ng aluminum foil yung alternator para hindi mabasa. Aluminum foil para mas madali kasi siyang ipangtakip at mas madali siyang tanggalin. Mas water at dirt repellent siya kesa sa plastic. Kasi ang plastic kapag may lukot, naiipon ng tubig, kaya kapag tinanggal, sigurado tutulo ito at mababasa din ang alternator. Bago ko bandawan, iniscrub ko muna gamit ang malaking brush. Tapos nilagyan ko ng paborito kong APC yung brush para doble ang cleaning ability. Yung surface lang muna ang ibabrush ko, tapos rinse na. Tapos APC ulit, pero detailing brush na ang gamit ko para sa mga sulok at sensitive areas. Dalawang klaseng detailing brush ang gamit ko, isang soft at isang hard bristles. Yung soft para sa mga electrical wires at mga areas na hindi dapat aggressive ang tools na ginagamit. Yung hard brush naman para sa mga areas na metal at hard plastic na may nakasingit na matitigas na dumi. Tapos rinse ulit habang nagsaspot clean sa mga areas na nalagpasan ko. Next, blow dry na. Para huwag maipon yung tubig sa mga areas na pwede itong maipon lalo na sa mga sulok. Kasi hard water ang supply namin dito. Kapag hinayaan ko na mag-evaporate lang ang tubig, mag-iiwan ito ng mga watermarks. At ang pinakaiiwasan natin na kalawang. Ayan, malinis na. Wala pang plastic dressing yan. Hahayaan ko muna matuyo ng mabuti ang engine bay ng overnight. Nakabukas ang hood para masiguradong matuyo ang buong engine bay. The next day na ito, meron pang mga matitigas na dumi na nakasingit. Kailangan pa ng second wash. This time, gagamitan ko na ng pressure washer kasi hindi na ito kaya ng garden hose lang. Gagamitan ko ng high pH car shampoo na nilagay ko sa foam gun. Ibababad ko ulit. High pH foam wash ang ginamit ko dito para mas makatulong yung foam na malusin yung mga tumigas ng mga dumi, lalo na yung mga dumi na nakadikit sa firewall. Kapag gagamit ng pressure washer sa engine bay, dapat maingat. Dapat medyo may distansya ang water nozzle sa mga electrical parts, sa mga sockets at mga malalambot na plastic kasi pwede itong madamage ng water pressure. Tapos ganun ulit, blow dry tapos overnight na patutuyuin. Kinabukasan, nilagyan ko na ng trim restorer itong plastic cowl malapit sa grill at radiator. Dahil sobrang faded na itong part na ito. Sa ibang plastic parts naman, plastic dressing protectant ang nilagay ko kasi hindi naman sila faded. Ayan, malinis na. Mas maganda na tignan ang engine bay ng kotse na ito na restore ko na. Ito yung mga chemicals and tools na ginamit ko sa engine wash. Sa engine degreaser, sinubukan ko itong T-Best degreaser and cleaner. 500 ml at 176 pesos lang. Sa APC, syempre Kosh Chemi Green Star diluted 1:5. Una kong ginamit ito sa paglinis ng engine cover. Makikita nyo pa ito sa maraming beses sa restoration process ko sa coaching ito.
Sa mga detailing brush, itong soft bristle wheel brush, maganda gamitin ito sa surface, sa likod ng hood, sa gilid ng engine bay at sa ibabaw ng engine para mas malaki yung coverage area. Sa mga detailing brush, meron akong soft at hard bristle. Sa pangalawang wash, ito yung shampoo na ginamit ko. Citrus Wash High pH Car Shampoo. May review ako sa foam wash, abangan nyo. Nilagay ko yung car shampoo sa foam cannon. Meron din akong separate episode tungkol dito. Sa pag-restore ng black trim, itong Turtle Wax Trim Restorer ang ginamit ko. More about this product sa trim restoration episode. Ginamit ko itong Chemical Guys VRP sa mga plastic na hindi faded. Gumamit din ako ng washable microfiber applicator pad. Sa garden hose, ito yung ginamit ko. Meron akong review sa product na ito, nasa short section. Sa pressure washer, ang ginamit ko itong induction type pressure washer. Meron din akong ilalabas na review tungkol dito. Ito naman yung cordless blower na ginamit ko sa pang-blow dry. Leaf blower siya, kaya lang hindi ganun kalakas yung CFM o yung cubic feet of air per minute. Pang leaf blower nga lang talaga siya. Tapos na ako maglinis ng engine bay. See you sa next episode. Sisimulan ko na ang paint correction. Please subscribe for more. Thank you for watching. Stay safe, everyone.